Chibi, this is Ultimate Chibi Girl Vision for today's video. Eto, masaya mong kaganapan. Pero bago yan, kamusta kayong lahat? Fresh pa ba ang lahat? Nakaka-survive pa ba sa mga hamon at mga dagok ng buhay ng mga followers natin there? Pwes, para makasurvive kayo, kailangan GV-GV tayo for today's video. At para mas lalo tayong GV, meron tayong kajubihan na maganda, sikat, mabait, makinis, very class. Yun talaga ang, ano, ang pag nag-usap ko, yun ang pang-define ko sa kanya. Class. Siya yung class na diva. Miss Fox Fernandez! Maraming salamat for having me. I just want to thank you bago tayo mag-start kasi alam ko busy ka and I was really thrilled when they said, "Oy, i-guest ka ni Vice." Talaga ba? Sabi ko. Thank you, dear. Thank you very much. Super happy akong kasama kita ngayon at I'm sure maraming interesadong makitang mag-chikan tayo ulit. Kasi nga kanina tinanong ko siya kung nakapag-GGV ever siya na guesting. Nakapag-GGV sila with Martin. Martin. Tagal na nun, may 10 years. I'm sure. Or more than. Nag-enjoy ka ba doon? Oo naman. How are you? I'm okay. Kind of tired but very excited. Kasi meron siyang concert. Yes. Malapit na. February 9 and 10. Feb 9 and 10. Tama. Kasi Feb 11 natin i-upload. Ay, ang saya-saya naman. Makakulong po talaga at ito. At least po. Yes. Napalagana ko. Oh. Natasha man ako doon. So maraming salamat for watching my show. Yun na pala. Nag-adjust bigla. Post-concert ano na ito. Ayun naman pala. So sige, mag-invento ako ng nangyari. Sige. Hindi. So may concert po siya Feb 9 and 10 sa Soler. Theater at Soler. Si Pops kasi, kaya siya nakaka-enjoy mag-perform. Kaya siya nga concert queen eh. Maganda siya magsalita. Maganda siya mag-spills pag kumakanta siya. Ang ganda ng mga chika siya niya, especially if she talks about love, personal experience. Ang ganda. Hindi ka nagsiscript, no? No. Merong guide sometimes. But normally, it's what I feel at that moment. Oh, siya yung performer, Filipina singer na. Maraming past songs sa concert. Yes. Kaya di ba nag-shindig concert ka pa dati? As in, yes. Dance party. Yes. So, diba, thank of, you for... Most of our singers, di ba, very serious, ballads. Maganda rin siya mag-ballad, pero ang galing-galing niya sa mga fast music. Parang mas nakilala ako dun sa mga faster tunes. And tama, yung may konting dance. Sa kanyang mga ano, Gloria Estefan medley. Yes! Diba? Hanggang ngayon! Conga 1, 2, 3, with the Magda Night. Hanggang ngayon, may ganun pa rin ako. But anyways, nakaka-excite. Kailan pa yung last mo sa Pilipinas na major concert? Na solo? It was 12 years ago, Divalicious. So, yun na nga, medyo matagal-tagal na siya. So, nag-unti-unti uli ako. Sabi ko, ay, gusto ko uli mag-perform. So, ang una kong kinulit, si Martin. Sabi ko, sama muna tayo para makomfortable ako, tapos mag-gain ko yung confidence ko. Kasi with Martin, parang hindi naman kami nagtatrabaho, di ba? Parang fun lang yon. And there's always that chemistry and rapport. Tayo na chika pa din kayo. Oo, super close friend. Thank God, no? Magkatabi pa kayo sa upuan. Hindi na, iba na. Siyempre, iba na katabi niya. Nakasama ko na yung partner. Siyempre, nasa likod na ako. Nakikinig na ako sa kanila. Sa likod, sa pinakikinggan, ano kaya ang chika na itong dalawa? Hindi nila alam. Sinabang mo mag-aaway sila. Oo nga, sabi ko, ano kaya? Tapos mag-aaway, sinipansin na si Dasser. Wala akong sinabi. Dasser. Oo, ganyan niya. Super hot ni Pops Fernandez, ha? Hanggang ngayon naman. Pero iba yung hotness niya dati. Ano yung difference nung dati sa ngayon? Kasi syempre, hot ka ngayon, pero you were hot then. Sige na nga. Kasi, syempre, kasi dati, syempre, iba yung level of hotness niya. Kasi kaya niya pa talagang magpa-sexy. Oh. I'm not sure if deliberate yung pagpapalit. Kasi sa pananamit, di ba? Siyempre, hindi mo naman na nasusuot dati yung talagang uber-sexing pananamit. Bra. Yeah, binabagay ko na rin naman sa aking 28 years of age ngayon. Ay, salamat. Binabagay ko pa ba sa age? Binabagay ko. Itong baby girl outfit. Bagay pa. Outfit check! Ito na tayo. Ito na ba yun? Oh my gosh! Nakarabay siya tayo ngayon. Labi, outfit check. Bakit sa ayon? Si baby girl tayo. Skirt natin. Sandali. Pre-skirts tayo. Tapos plain white lang tayo. Parang school girl lang tayo dyan. Tapos peach pa. So, color of the year. Tapos ito naman yung sense ko dito. Outfit check din siya. Outfit check!
anong ginawa mo kanina? So, shoes. Ayan. Yabang niya, porkita ka Dior siya. Oh. Buti na lang. Pakayabang lang kasi buti na lang sa akin Adidas. Yan ang una kong pinakita, ayan. Pakayabang niya, porkit 6K lang sa akin. Sa kanya 60K eh. So, ayan po. Anong explanation ko? Gusto ko kasi parate, comfortable ako sa mga outfits ko. Comfortable. Diba? Sneakers muna tayo. Sneaker tayo. Oh. Tapos, ayan, parate ako naka-pants lately. Oh, ayan. Nag-effort kasi siya dati sa JS dati. Oh. Nag-effort lang ako kasi naya ako sa'yo. So, normally, t-shirt din ako. T-shirt talaga. Effortless. Oh, effortless. Sige. Effortless po ito. Oh. Diba? Bagets ang mga outfit. Check! I love dressing up. Yeah. Isa pa yun sa mga abangan niya pag concerts niya, ang ganda niya mumalamin. Pinag-uusapan natin yung pag-outfit niya. Kanina ko pa sinasabi, maganda talaga siya manamit. Pero totoo naman, kaya sa mga hindi na mga bagets, hindi niyo masyado nasubaybayan. Dahil ako kasi marami ko nasubaybayan sa dahil addict ako talaga sa TV. Pati na lang sa movie. Gumawa na siya ng mga movies dati, Regal Films. Regal. Nag-star din siya, Viva. Yes. Yun din lang napanood ko yun. Oh, thank sexy you. Sexy ka doon. Thank you so much. Kami ni Goma. Oh, kasi Goma. Dahil sobra akong conscious nun. Gustong-gusto ko kasi talaga yung brief ni Goma doon eh. Oo, nausap may pinausong brief dati si Richard Gomez. I-goggles nyo. Yung bench na, yung para siyang bahag, yung dito lang, tapos strap lang dito yes, na nakalagay yes. Bench. Diba? Paano meron, nakita? Nakikita mo? Hindi, kasi may beach scene kami. Oh. Yun na nga, sa beach honeymoon namin, gumulong-gulong kami doon. Oh. Hiyang-hiya ako. Siyempre, hindi naman ako. Paano yung nahihiyang gumulong ng isang lalaki na kasakinti na? Hindi nga talaga. Nakailang take kami, galit na galit sa akin. Ba nun? Kakahiwalay ko lang noon. So, slight. Hindi ako sanay sa mga ganong eksena. So, pag-usapan natin yung journey ng kanyang ano, yung evolution ng outfit ni ano. Oh, shucks. Yung fashion evolution ni Pops Fernandez. Yeah, ito yung mga time na ninenervous-nervous ako. Very cute. Very preppy stripes. My very first long playing album. This is where Dito was featured. Ayan. Dito sa yes. Batuhan. Dito. Oy, thank you. Narinig. Oh, wow, thank you naman. Touch naman. May mamang umuungol dito. Okay na sana kami. Paano ba yun? Okay na sana. Kasi yung pati MTV dito, maganda, nasa ilog ka talaga, di ba? Nasa Batuhan, nasa beach. Very first music video. Hindi pa rin alam na mauuso pala talaga ang mga maganda yung song na yun. Homer Flores and first song mo ba yung dito? Very first recording. Paano yung pag-ibig ba? Kung may pag-ibig pa. Nakalimutan ko yung lyrics. Ochocela. Damang-dama niya. Kunyari, alam. Aga, Ochocela talaga. Ochocela. Pero hindi ko alam ko talaga. May naririnig. Batang-bata pa siya noon. Yes, yes. 13? Yes. 13, yes. Oo, pero ang ganda-ganda talaga ng mata mo. I love your eyes. Chubby-chubby pa. Ang baba ng hairline mo, nakakaingit. Nung nakita ko itong picture nung isang araw, naiyak ako. Bakit? Ang baba ng hairline. Wala nga akong noo. Yan parati yung... As a matter of fact, sa sobrang conscious ko... Gusto mo bigyan kita, may extra ako. Ang tatlong persons. Gusto mo, ipamalam mo alam sa mga mo. Anak mo. Sige nga. Kasi frustration sige, ko talaga yan. Sige, ipamalam ko. Grabe rin yung mga anak. Gusto ko parati full bangs. Pag nagpo-full bangs ako, hindi ko nakamukha sarili ko. Kasi nga, kalahati ng face ko naka-cover na. So frustration ko yun, di ba, pag nakikita ko kayo full bangs, sabi ko, sana ako rin magawa ako. Pag nagbabangs ako, daya, parating side sweat. Kapal kasi ng hair mo eh. No? Dati, tapos crazy ako. Kasi nga, sa kagustuhan kong lumapad yung noo ko, sinishave ko yung baby hair ko. Ayan nga, numipis na dati. Mas makapal yung baby hair na yan. Nagre-reklamo ka pa dyan, Pops! Bastos mo! Napaka-insensitive mo of other people's emotions. Bakit? And ano? Kasi nga, yung baby hair ko, ang kapal. Hanggang dito yan nung araw. Sorry. Grabe, no? May natatapa ka. Ito ng water light. Walang preno rin yung bibigas. Ano na to? Oh, ito fashionada ka talaga dito. Pa, as a model. Oh, with Reg. Bumibili ako ng Woman Today dati. Yung mga sikat at Woman Today, Mod Magazine. Pero ano ba nangyari? Ano bang hair ko dyan? Naka-braid. Payat-payat. At saka ang hirap ng pose mo dito, no? Oh, grabe. Oh, parang ni-reverse. Ang tagal ko ni-reverse to, yung ganyan. Oh, one, two, three.
Gumanoon ka lang. Pinag-usapan pa yan na. Samantala, yung pag nag-cover kami rin, napakahirap ng mga pinapagawa ng photographer. Oo. Oh, di ba? Pareho kami. Sa din, papayatan sila ni Richie. Grabe. At ang, oh, sabi ko, tingnan mo yung baby hair ko. Oh. Tama na! Ano ba? Kasi never ko talaga i-upload itong ano. Yung tapos na tapos. Para wala ka supo-suporta sa concert. Kailan naman natin ni Richie? I also love her. Oh my God. I think we have this thing. Kasi I never said this before, no? Pero ang feeling ko kasi, before pa siya naging Regine, love ko na siya. Kasi nga, ang story namin ni Reg, di ba nung araw, uso yung, ano yun, Baratilio. Oh. Yan yung mga shows sa mga malls. Yes. So, ano yan, every weekend, nakakailang Baratilio. Yan yung mga extra shows namin. So, there was one Baratilio, pasok ako sa dressing room. Merong isang young girl, tapos nagme-makeup. So, hindi ko siya masyadong pinansin. Nag-ano lang ako, hi, kamusta ako. Like I said, mahihain niya ako. Tapos, siya pala yung front ako. Nung kumanta na, sabi ko, oh, sino yung kumakanta? Kaboses ni Whitney Houston, ang galing-galing. Yung pala siya na yon, sinabi nila, ay, Pops, Pipay, sabi nila, yan yung kaninang girl, yung nagbe-makeup. Oh, sabi ko, ang payat-payat niya. Sabi ko, ganun kalaki yung boses niya, ang galing-galing. So, every week dati, may participation kami for Penthouse Live. Every week, nagmi-meeting kami. Oh, I have a suggestion. I did a show and there's this girl. Sabi ko, you have to look for her. Sabi ko, ang ganda-ganda ng boses niya. Tapos pina-blogger mo daw si Regine. Pinahanap. Pinahanap. Oh, may operation man. So, ang feeling ko, I always have this connection with Regine. Kasi ito na, 4 years na siya pa. Oh my gosh, that hair. Grabe yung hair mo. Nagigawa ka ba ni Wolverine dati? Hindi naman. Pero katakot-takot. Na-spray net yan. Bawal lang ang mga, yung mga extension. Wala oh, pang wala extension. Wala extension. Spray net. Sobrang kawawa yung hair ko. Nakailang shampoo yan. Awesome is an album. Mm. And then it became a concert. Anong pinaka-favorite song? Don't Say Goodbye. Don't say goodbye. Ayan. It's hard to let you go. Siya talaga yung pinakanta ko. Ayan. Tomorrow seems so far away. For me to know if you and I will always be in love forevermore. Don't leave me with just memories all alone. Ayan. Pagod ko rin yung video niya. Ah, meron ba? Eh, yung laging niya ko na bubukay yung chinatan. Baka nakalimutan ko na rin. Sobrang tagal. Pero nga ba, hindi na ako sure. For sure may video to. Isikat ang MTV nito nga panahon to. Baka nga meron, nakalimutan. Sorry, baka kalimutan na rin ako. Oo, oo. Hindi parang sumisexy na siya. Parang palangerie na ito. Apalin lang na yan. Alin lang na to. Greatest hits. Yan, palin lang. Ganda ng hair mo rito. Ang tagal din itong hair na to eh. Yung bob-bob mo na ganyan. Yes. Iba't ibang ano, hati lang ng one leg. Alam mo kung bakit? Kasi bakit? Buong... Paano malalaman? May kwento mo ba? Ito na, ikukwento na. Natatakot na tuloy ako. Ikukwento ko sa mga. Ito na nga. Napakapangit na host. Napakapangit mo interview. Tawa lang ako ng tawa. Gusto mo yun. Buong childhood ko, parating sobrang iksi ng hair ko. Bago pa lang mag-umpisa ang school, yung pinapapudpud ni mama yung hair ko kasi ayoko sabihin. Kasi makapal na naman. Ayan, kasi mahaba. Kasi kaya lang naman. So, tapos kayo pa yung nag-a-adjust. Kayo pa yung ayaw na binigay sa inyong biyaya ng Panginoon. Ayun na naman. Ang dami-dami ng mga hinain sa buhay, pero kayo talaga ayaw nyo. Ayun na. Hindi na po ako magsasalita. So, frustration ko, ganyan, at saka long. Kasi nga ang taga... So, parang pinanipis yung dulo. Yes, yes, yes. Ang galing mo, yes. Kasi dati, hindi mo natatanong, dati akong... Barbero. Doktor. Barbero talaga, hindi hairstylist. Lalaki, nag-aangit na bahang gamit. Sorry. Grabe ka din sa akin. Sorry. Barbero? Sorry. Yun ang una ko naisip. Sorry, ayan. So, ayan. Oh, wala lang dabi!
Ah, gusto. Ah, Viva. Gusto ko ng ligaya. Nauna yung linlang? Nauna yung linlang. And then this followed. Gusto ko ng lumigaya. Yan, hanggang ngayon. Bojo Molina ba ito? Bojo Molina, yes. Anton Bernardo. Ang galing mo naman. Eh, ayun, nakasulat yung mga pangalan. Na-impress ako! Kasi, nung tinitingnan mo, eh, napapanik na ako. So, tatanungin ako. Na, alam mo, sobra pa naman ako impressed. Sabi ko saan, ang galing ng memory ni Vice. Hindi, na. Wala ko na nakalagay na, ano, Bojo Molina, Anton Bernardo. Ang galing Martin mo. Martin na lang to, Albert Martinez, and tsaka Jeter Ocampo. Yeah. Pero, ayaw niya ng sexy, mature lang daw. Oo. So ito, mature role din tong FHM. Ah, oo nga ba? Ano ba? FHM! Ano ba masasabi ko dyan? Ang motto ko in life is... No offense, pero anong age ka dito? 30s? Mga mid-30s. Pero nag-cover ng FHM. Madaming sabi? Ano, madaming nag-question sa akin dyan, bakit daw? Kinailangan ko daw bang gawin yan? Una-una na yung mom ko, hindi niya ma... Kasi conservative nga kami. So diba parang si na parang na-offend si siya. Pero gusto, I love Miss Dulce. Gusto ko yung mga songs niya, yung ano. Okay. Ako ang nagwagi ako na sa akin. Ibang Dulce yun. Hindi ba yun ang mom? No. My mom is a producer. My God, lagi ka na kinakabusa sa kanya, kaya pala hindi ko magiging. Sabi ko, Miss Dulce, kamusta ni si Pop? Sabi ko, hindi na ako nagtanong. Sabi ko, baka hindi sila in good terms. Ibang Dulce yun. Hindi. So, tawag ng tanghalin dyan? Dulce the singer yun. My mom is Dulce Lokban. Ayan. So, madaming nag-question. Ang point ko naman is, during that time, kailan ko pa siya gagawin? So, feeling ko, bakit hindi? Kung kaya ko pa, eh, at saka hindi naman siya malaswa, diba? Slight. Hindi naman. Hindi. So sabi ko... Actually, this is very empowering. So, 2012, nung matatapos ng FHM, ako yung huling cover kasi ng FHM. Ah, talaga? Yes, for Horses Magazine. Pinalitan nila ng... You should be very proud of yourself and your achievements as a woman. Diba? Hindi lahat kaya ito. At nung ginawa mo sila, marami rin nagkaroon ng tiwala sa sarili nila. Kaya ko din yan. Pwede ko din pala yan. And there's nothing wrong with there's it. There's nothing wrong. I think yun yung point. Yan kasi yung time na di-discover ko na rin yung self ko. Nauso to sa ano, sa mga contents, yung jojowain or totropahin. Since kanila ginagawa ng iba yung jojowain or totropahin, tayo iba. Dahil ikaw si Pops Fernandez, Pop Patusin or Tropops lang? Okay, Pop Patusin or Tropops lang. Okay, ayan. Ito na. Naku, saan? Saran! You know him? Ricky Reyes. Sinabi ko lang nga ba sa inyo. Pero cute siya. Sino ito? Hindi, siya si Argus. Hindi nga. Argus nga rin niya. Hindi nga, talaga. Oo, isa siyang batang cute po. Oh, well, sexy. Si Paolo Avelino. Ah, si Paolo? Oh, kilala ko si Paolo. Wow, nagana. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ako masyadong nanono. Pasensya na. Puro ganyan, wala akong masagot. Well... This is Paolo Avelino. I think I met Paolo na yan. Parang Tropops. Ay, Tropops? Why? Ba't hindi, Papa to see? Because kailangan, kilala ko siya una-una, di ba? Kailangan kasi... Hindi mo kilala. Baliw-baliwan ka, nakainom ka, tapos yun yung face ng buhay mo na, gusto ko lang magwala ngayon, all out. Nakita mo siya sa isang isla, dalawa lang kayo. Wala iba nakakakita, kahit mga hayop tulog na. Okay, siyempre kung dalawa lang kami, Papa to see. Dalawa na lang kami. Ang sad naman, magja-jack and poy kami. Hindi naman. Kung nasa island, yes. Kung nasa island. Kung nasa MRT. Madaming tao. Ano na gusto mo sa kanya? Sa picture na to, ha? Sa picture na, his face.
Wholesome pa rin. Wholesome pa rin. His face. Okay. Siguro si Paolo sabi, nagubad na ako lahat dyan, face pa rin ang nakita. Uy, guwapo eh, guwapo. Guwapo yan. Tara. Okay. Sino ito? Ang guwapo. Hindi nga ako nanonood ng TV. Maka Richard Gutierrez. Si Alden ba to? Si Richard Alden ba? Nga. No, si Alden, right? Bakit iba yung itsura niya dito? Iba yung, basta iba yung emote. Bumayat siya dito, parang ito yung, may ina-endorse siya na. Hindi ko siya nakaki, hindi ko nakaki. Super fit siya dito. Oo, ang bait na bata. Ang bait. Friend ko yun eh. So, Tropops or Papatusin? Tropops. Bakit ba't di mo siya kayang patusin? Na, ang bait na bata. So, ito ba mukhang salbahe? Hindi. Parang kakilahan ako kasi may common friend kami ni Alden. Oh. Tropops. Mm. Eh, kung wala kayong common friend? Papatusin. Lahat na lang papatusin. Okay. Parang pinapawisan ako dito sa park na to. Imagine it. Si Jess Tony! Ano ka ba? Si Lot Dilim to. Si Jess Tony Alarcon. Jess Tony Alarcon. Ayan. Ay, naka-partner okay ba si yung ganitong underwear? Uso yan nung araw, di ba? Mga sexy-sexy. At saka sexy naman talaga si Jess Tony. Tropops yan! Bakit? Ito talaga, nakatrabaho ko to sa Twin Hearts. Asawa ko siya doon. Alam mo, gusto na ako sa kanya ngayon lalo. Yes. Dati, gwapo siya. Pero ngayon, yung gwapo niya, lalaking na gwapo. Lalo na pag napanood mo talaga, nung napanood ko talaga siya first time sa pelikula, talagang sabi ko, lalo akong nabakla. Ang gwapo niya, ang hot, ang lakas ng dating niya sa pelikulang huwag mong buhay ng bangkay. Pero nga bang ganun? Pelikula, huwag mong buhay ng bangkay. Nanihis siya rito Solis. Oh, wow. Nabuhay ba? Seiko Films yun. Okay. Nabuhay siya. Yun, okay. Ay, mabait rin yan. Mabait nga. Si Gardo! Tama. Yeah! Naka-TikTok ko si Gardo. Oo, mahiling mag-TikTok si si Gardo. Si Gardo. Sige na. Makita mo siyang ganito yung suot niya, tuwalya lang. Oo. Tropops or papatusin? Moreno! Nasa island ba uli kami? Yes. Okay, papatusin. Nasa island din. Kami dalawa lang uli. Oo, kayo dalawa. Wala naman choice. Pero ano to ha, iba-ibang araw pero magkakasunod. Unang araw nakita mo si Paolo. Pangalawang araw nakita mo si Adi. Pangatlong araw nakita mo to. My God! So araw-araw nagpapapatus ka. Pagod na ako. Grabe na yan! Kasi sabi mo gusto mag-concert ulit. Gusto mo maandaan yung stamina mo. Okay, diba? Ayun na. Oh. So yun ang way ko. Paano yan? Pagdating niya sa surin, hinang-hinan po siya. Bakit ang dami kong pinato sa island? Pero ito talaga, hindi niya pinag-isipan. Papatusin talaga. Ay! Moreno. Moreno. Ayan. Ang hot niya lalo na nung kabataan niya. Ayaw mo siya ngayon na nakastileto siya. Yun nga, super fun siya. I think that's also hot. Pero ibang level of hotness na. You know that yung personality niya ang ganda. Yes, I sometimes text him. Sabihin ko, uy, gawin mo to. Ako pa yung nagpapadala ng video sa kanya. Gawin mo to. He's so cute. At saka lagi siya nakasmile. Mabait. Parang, at saka yung sweet wife niya. Yes, namin. Ang bait din. Na napakabait. Sige na nga, Tropops na lang. Nabait ako sa kasi nung pandemic ko siya laging napapanood sa TikTok eh. Yes. Nakakatakot naman yung mga pinapakita. Ayan. Ay, hot! Nabagets. Si Kyle Echari. Ayan, first time kong nakita ang ganyang photo. Bagets pa talaga ito. Masyadong bagets. Tropops. Kunyari, hindi ka pumapatos sa mga bagets. Eh, bagets din naman si Paolo at saka si ano. Although hindi kasing bagets dito. Well, like, love life naman ako ng mga bagets. Pero ito parang super bagets. Yes. Ay, si Donnie! Yeah. Cute na bata. Cute siya. Cute. Tropops. Oo. Sobra siyang friendly. Magalang. Tita ang tawag sa akin. So, Tropops. Chika ba kayo ni Maricel? Yes. Very bad parents. To. Yes. Tropops. Is Moreno din to. Oo. Kaya lang nga, nauna bata. Pero kung kunyari nasa 20s ka lang din. Papatusin.
Papa Tusen, bakit hindi? Magka-age kami, ha? Tapos ka-love team niya ako. Kailangan ka-love team niya ako. Eh, kanya, may love team siyang iba. Pwede pa rin naman siya mag-iba ng love team. Diba? Sabihin natin sa studio, pwede, try niyo rin naman ako as a love team. Super bait din. Mabait, mabait na bata. Maggalang, oh, maggalang. At saka din siya moreno, di ba gusto mo mga moreno? Ayun. O ito, di masyadong bata, tas moreno. Parang awa mo na, tropops talaga. Mas... Ay, marami na siyang kaibigan. Ah, talaga? Oh, okay lang. Okay lang. Puno na kami sa island. Sabi lang, lalayasin ko siya sa isla. Hindi naman siya. Hoy, puno na kami rito. Sabi lang sa island. Pinalipat ng ibang side ng island. Grabe. Joke lang, joke lang. Oh, but I also like funny men. Yeah. Diba? I mean, that's part of, I think... Si Martin is super funny. Super funny. Isa yan sa trait na gusto ko sa guy. Yung funny, spontaneous, not predictable. Malay mo nga, funny siya, diba? Funny, funny po. Bibisitahin ko siya sa kabilang side ng ayon. Daniel! Ay, no, al- Carla. Si Carla. Sorry ah, kasi ang tagal na si Carla. Kasi short-haired na rin si Carla ngayon. Ah, ay, siyempre. Tropops, diba? Dahil? Eh, halos friends ko ang mga tito niya at dad niya. Ano mo yun, si Carla? Kung kaedad mo siya? Tropops pa rin. Tropops pa rin. Sino ta? Sorry. Sorry po, hindi talaga ako si exposed. Hindi mo kilala. Hindi. Ako ba to? Sino yan? Paano naman naging ikaw to? Ito yung siyo. Tignan mo. Tignan mo, tinitira ko si... Tulungan mo ako. Tignan mo kasi. Ikaw ba yan? Tignan mo, sino ba yan? Ikaw to. Ikaw paano to. Paano naman ako naging yan? Na Photoshop. Ay, patingin nga, meron ka ba tattoo? Wala akong tattoo dito. Cleavage man. Na sino nga to? It... Walang name eh. Rocker siya, si Biseran. Ikaw yan. Ikaw yan. Ay, ikaw yan. Kuya, pwede. Lilipat siya na kabila ng isla. Funny, funny. Pwede, oh, pwede. Totoo ko siya kina Daniel sa kabila ng isla. Kila ano? Ako yung tinapon sa kabila ng isla. Kila Tiny Charlie, tsaka Donnie. Ayan. So ngayon, alam na natin, moreno, spontaneous, funny. Ganun ang mga gusto niya. Mm-hmm. So now let's do the pop quiz. So may mga balloons dito. Ayan. So ipop-pop natin ang balloons dahil sa loob niyan may question. Kailangan mo sagutin. Sana napakadali naman. So pili ka, tapos mag-decide ka kung saan mo gustong iputok. Sa akin may puputok. Sa akin may puputok. Ayan. Ayun. Meron bang laman? Ay, wala! Walang laman. Bakit wala? Meron. Ito, ito. So, since you are one of the Philippines divas, the concert queen of the Philippines, ang tanong sa ating concert queen ay, who for you is the greatest Filipino singer of all time? First of all, ang dami kasing magagaling sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So it's so hard for me to choose. Dahil madaming magaling at iba-ibang genre. Lalo na ngayon, parati ko nga sinasabi, yung mga kabataan ngayon, parang iba na yung hormones nila at saka genes. Pero iba rin naman, iba yung nabibigay nila ngayon, pero iba din yung husay nung mga dati. Okay, without being biased, isa lang yung markadong boses sa akin na naririnig ko. Martin Yavera. Martin Yavera. And dati kasi mas kinagalit na galit ako kay Martin, totoo po to. Pag naririnig ko na siya, sige na nga, bati na nga tayo. Gano'ng kakatagal na galit kay Martin? Matagal. Talaga? Years, years. Thank God, yes. Again. Thank God we have reached nga that moment in our life na okay na kami. Sinabi ko nga sa press con ko, nagtatampuhan pa rin naman kami. Ah, may mga moments pa rin. Professional tampuhan or personal? No. It's always connected with my boys, our boys. The greatest Filipino singer for you of all time is Martin Yavera. Para ma-happy siya, ay mo! Pero totoo yun. For me kasi, napaka-distinct pa rin ang voice niya. At saka pag pinanood mo si Martin Yavera sa concert,
Lalo na kanyang first time mo siyang mapanood, sasabihin mo, ah, kaya siya concert king. Iba talaga siya. Kahit pag concert, may mga kasabay siya, may lamon din. Nang wala siyang effort, ha? Yung boses lang talaga. Grabe yung lamon ng boses ni Martin Rivera na buong-buo na ang ganda. Kahit Tagalog yung kinakanta niya, hindi niya man nabibigas perfectly, pero ang ganda-ganda ng tulog niya pag kumanta ng Tagalog. Ako din, Martin din naman ako. Parang sasagutin ko rin lahat. Ah! Let's get it poppin. Ayan. Oh no, natakot na ako sa O. Do you think you're past your prime? Is it showbiz-wise? Personally, showbiz. Alam ko nag-iba na yung showbiz ngayon. Ibang-iba na yung mundo. I know that. And medyo matagal akong nag-absent. I know that because yung mga bagets, hindi na nila ako kakilala kasi hindi na nga nila. Okay lang, hindi mo rin naman sila kilala. Itchatay. Parang hindi ko po kayo, hindi kita kilala. Oh, itchatay tayo. I wouldn't want to say I'm past it. I think I disappeared by choice, but now there's still a chance to get into it if I want to. Because ang dami na nga ways of getting there, di ba? Actually, ako personally, I couldn't say you disappeared. Parang hindi na mangyayari yun eh. Kasi ako, yung pangalan nyo, yung kahit hindi kayo mapanood, alam ng marami, hindi madaling makalimutan yung pangalang Pops Fernandez. Parang Martin Rivera, Gary Valenciano, Regina. Kahit magpahinga kayo, hindi kayo mag... Siguro, you're just not so active now. Yes, yes. Pero your name is not forgotten. It did not disappear. Itong shows na to, pinag-isipan ko talaga to. Hindi ko alam, gagawin ko ba? Hindi ko ba gagawin? Tama nga, makikilala pa ba nila? Papanoorin pa ba nila? But, ang nakapag-decide sa akin is, baka naman magsisi ako. Looking back, yeah. Later on, hindi sa sobrang takot ko, hindi ko na-celebrate yung 40th year ko in the business. So, I just wanted to take advantage of that celebration para masabi kong nakapag-celebrate ako ng 40th year ko sa business. And that's the very reason why you are celebrating your 40th anniversary, because you did not really disappear. 40 years eh. Kung nawala ka, hindi siya 40 years. Thank diba? You. Pero dahil naniniwala tayong lahat. At saka, yung pangalan mo naka-engrave na sa pop culture. Kunyan, sa quiz. Quiz Philippines Concert Queen. Hindi naman siya binuburay. Na-touch nasa naman history ako. Siya. Thank you. Hindi ko kasi iniisip yon. Actually, yung title na yun, they always ask me about the title. How do I feel about it? Dati yung hiya ako. Kasi nga parang makakahiya naman. Mas early eh. Parang nahiya ako na ang yabang-yabang ko or whatever. Mayabang ka talaga kasi yung buhok mo. Ano na lang ako. Siguro, dahil nga natatak lang yon, parang now may pressure to always better myself and then my performance. Not necessarily enjoying it, no? Iba kasi yung ini-enjoy mo yung title rather than working for that title. At saka, let's face it, as we age, may mga bagay tayong kaya dati na hindi na natin kinakaya. Pero that does not mean na wala na tayong kaya. Maaaring may mga bagay kang hindi na kinakaya ngayon, pero magugulat ka, may madidiscovery ka pang kaya mo pa lang, hindi mo nagagawa dati, pero kaya mo pa. Kasi nga, we are limitless. Yes. Diba? May mga hindi na tayong kinakaya noon, pero may kakayanin pa rin tayo ngayon at may madidiscovery tayo ng bago na ito hindi ko nagawa noon, pero kaya ko ngayon. Tama. Pick! Orange naman, orange. Ay, gaga. Ayan, sige. Natatakot ako sa mga crush. Ito. Yung diva, di ba? Diva. Mm. Nalalaos daw ba ang diva? No, sinabi mo nga eh. It's a title. No, yeah. And once you have that name, dapat hindi ako naniniwala sa word laos. I think when people use it, it's a disrespect. Because hindi lang sa akin ha, sa iba't ibang mga artista, performers, it's a disrespect dahil pinaghirapan nila. Hindi madali ang trabaho natin. Yeah. Let's face it just looks fun, glamorous.
in their eyes, pero madami yan paghihirap, madami yung pawis, pagod, sipon, luha, ay, lahat yan. Experience yun. Ay, hindi. Maswerte mo. Wala akong course na nagpapawis. Hindi na mawawala ang mga pangalan nyo. Nakatatak na dahil. Last na to. Okay, sige. Pili tayo. Ano ba yung mga... Ikaw na lang ang pumili. Ay, nako, bakit? Sila may request. Ayoko ng yellow. Bakit nire-request ang yellow? Ayan. Alam mo, ito lang yung na-print nila, tapos biglang may nag-follow up. Alam mo, yung habang nag-ana sila, nag-chichismisan, dagdag mo nga ito. Kasi kayo mo, 110 to masada. Bakit dalawa-dalawa? Pipili lang ako ng isa. Sige, Ito, dahil may mga chismosa sila, o yung iba yata alam nila, pero gusto nang i-confirm. Ano ito? Okay. Ang tanong muna, ilan, number muna, ilan ang mga naging karelasyon mo after Marty? Oh my God. Mga chismosa talaga. Nakapaka-chismosa niyo. Bakit tinatanong yan? Huwag na yun. Huwag na yan. At I'm very private at nahiya naman ako. But definitely, after Martin, nagka-boyfriends naman ako. Ah, talaga? But are you single now? I'm very single. For how many years na? Sa 7. Sa si Yoli parati tinitingnan ko. 7 years? Spang 7 years na yata. Matagal yun, yung relasyon mong last? Matagal-tagal rin naman. Ano pinagawin? Gusto niyo mag-guest sa showtime yung especially for me? Huwag na yan. Kasi kami din yung pinagtatagpunan. Huwag na nga. Private nga. Oo, pinagtatagpunan sa pinag-uusap namin. Sila, okay. Tasutulungan namin baka before di hanap namin ng bagong date. Gusto mo? Okay. May PF yung 5K. Ay, huwag na. Pag-donate na lang ako. Mababago na ng buhay mo, 5K. Ay, tulong na namin. Ito na lang. Hanapan nyo na lang ako ng date. Ayan na lang. Doon sa especially for you, ha? Dating game yun. Sino ba yung ex mo? Huwag ka na! Artista? Dehins, kaya huwag na. Oh. Grabe yung Dehins. Ang luma ng Dehins. Dehins. 70s. Ano pa na Jeprox? Kaya ano ba ngayon? 70s pati Jeprox. Isa oh, lang kasi yung confirmed ko. Sino yun sa'yo? Si Jo Marito ba? Oo, confirmed. Oo. Pero may nanginig pa ako, hindi ko confirm. Wag mo na. Wag na, baka hindi confirmed. At sabihin mo na kung confirmed ko hindi. Sabihin ko yung name, confirmed. Sige na. Sige na, sabihin mo na. Ako pa rin namilit. Sige na. Madeline Reyes sa tuloy. Nakatrabaho ko siya, but hindi niya ako toy. Papatusin ang tutropahan. Nandun pa rin. Niligawan ako. Ay, pati niya ang ginawa. Paka-arty mo naman. Ako ba talaga nag-design para sa kanya? Parang nagalit siya. Ano ba? Niligawan. Pati niya sa Pilipino. Busy siya noong mga panahon na yon. Naliligaw ka. Busy siya noon. Thank you very thank much. Thank you. Maraming salamat po sa nanood kahapon. Ay, then we will make sure i-upload that to bago ka mag-concert. Ay, sana talaga you guys can watch. I would love. Pero baka ma-pressure ako. Ayan. So maraming salamat for having me here. Thank you. I was really stressed. Sabi ko, oh my God, ano bang tatanong sa akin? But I enjoyed myself so much. Thank you. Don't forget, Star Music, I just released a song, Get It Poppin'. And Always Loved, which is also the title of my concert on February 9 and 10 at the Theater Solaire. Yeah, and I think you for can... For tickets, call 0917-500-9544. Thank you. 0917-500-9544. Ayan. Ay, nag-enjoy ako. Ang saya. Ako rin. Maraming salamat. Sobrang saya ng chikahan namin. Ang daldal namin. Tinanggal yung table na hindi namin nagagalaw yung pagkain. Kaya ang make sure kaain kami. Tanggal dito. Ibalik yung pagkain. Dahil masarap kasi talaga ang food dito sa Azador. Kaya thank you very much, Azador, to all the staff ng Azador. At saka kay Chef Tatum. Thank you so much. Puntahan niyo sila rito sa 111 Scout Fernandez Corner Scout Toledo. Sa Quezon City lang yan. Masarap dito. Kaya, gore na. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Lord, GGGB lang. Mabuk!